Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Aminin muna natin, mga kapatid, ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkup ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kundi muna sila nagtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Ligtas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lunsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod.
ang mga propeta. Pag-ungal ng leyon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lunsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya, mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom sa inyo ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos sa talos matabunan na ng mga alon ng bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo, at sinabi niya sa kanila, ano kayo't natatakot? Napakaliit naman ang panalangin ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito, kahit ang hangin at ang dagat, ay tumalima sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Pamilyar po sa atin ang ating ebanghelyong narinig ng ating Panginoong Hesukristo kasama ang kanyang mga alagad
ay sumakay sa bangka at nakaranas sila ng unos o bagyo. Ito po ay mga palatandaan, simbolo na tayo ay nasa isang bangka, para bang bangka ni Pedro, ang isang simbahan, at kasakasama natin ang ating Panginoon Jesucristo. Tatlong bagay ang maaari nating bigyan ng malalim na pagninilay. Una po, sa katauhan ng ating Panginoon Jesucristo, noong sila ay nakaranas nitong unos, siya ay natutulog, kalmado, nananahimik sa isang tabi. Kaya doon pa lamang itong mga naranasan ng mga apostol na sila'y naligalig, parang magkakaroon na tayo ng tanong kung lubos nga ba ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, bagamat dumarating na o nandoon na nga ang bagyo, ang ating Panginoon Jesucristo ay natutulog lamang, kalmado siya. And that is precisely, ito nga ang pinapakita sa atin ng ating Panginoon Jesucristo ng kapayapaan ang siyang pundasyon, fundamentals naging sa ating buhay. Ibig sabihin, ito po'y biyaya, kaloob po sa atin. Na hindi mo halimbawa maranasan ang iyong biyayang natanggap pag wala ang kapayapaan. Kahit pa po siguro marami kang pagkain sa harapan, pag ikaw ay hindi mapayapa, ay wala kang ganang kumain. Kahit na po siguro ang mga tao na sa palibot mo natutuwa, nagagalak, pero kung wala kang kapayapaan, ay hindi mo rin mararanasan ang kaligayahan na nakapalibot sa iyo na hindi ka nakakatawa. Ibig sabihin po, this is a fundamental aspect. Peace is already in us. Kasabay po niyan ng atin din mismong pagkatao. Di po ba mangaranasan natin personal o maging sa simbahan o maging sa ating lipunan na sa atin din mismong pagkatao, bawat isa, narito po sa atin yan ang kapayapaan. The same person na halimbawa tayo po ay nakaranas ng maraming problema, tayo po ay nakaranas ng maraming mga konflikto sa buhay, tayo po ay nakaranas ng mga dalamhati sa buhay, minsan po naupo lang tayo sa tabi ng simbahan at tayo ay napapakalma na. Na ibig sabihin, ang kaloob po ng biyayang niyan ay hindi lamang po naranasan ng ating Panginoong Jesucristo, maging mismong sa ating pagkatao, ano nga pang nangyayari? Because we are so preoccupied with many things sa ating buhay panglabas. Ito po yung sinasabi kong accessories ng ating buhay. Lahat ng ating enerhiya, mga oras ng ating ginugugol, so much that we looked at yung ating mga accessories ng ating buhay panglabas at hindi na natin napapansin itong mismong buhay na ito na meron siyang kalakip na malalim na biyaya, mismong ang kapayapaan. Di po ba napapansin na halimbawa pag marami kang problema, marami kang iniisip, nakakaapekto na sa iyong katawan, ikaw lang din mismo, pag pumupunta ka sa isang lugar o di kaya sa simbahan, nananahimik ka at ikay napapakalma. Ibig sabihin, doon mo na lamang po nalalaman na ito nga pala'y kaloob ng kapayapaan ay mararanasan ng bawat isa. Kaya atin pong dahan-dahanin ang sigurong matayog nating pinag-iisip na ginagawa nating imbensyon ng buhay, ambisyon ng buhay, that actually, basically, narito muna sa ating kalooban ang kailangan nating suriin at bigyan ng kaukulang pansin. Otherwise, kahit ano pong gagawin natin sa matataas, matatayog nating ambisyon, pag hindi po ito matibay na pundasyon ng atin mismong buhay, ito di guguho. Pangatlo, ng atin mismong pagnilayan din, pagamat si Jesus ay natutulog, baka naman po sa ating pagkatao,
ay tulog din ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay mga tao ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po tayo mga tao noong Biyernes Santo ng karamihan ay tinitingnan lamang na hanggang doon na lamang sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. We have to remember, sisters and brothers, that all of us supposed to be the spirit of Christ's resurrection in us. Ibig sabihin, buhay at bubuhayin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa atin mismong pagkatao. Kaya nga lang po, anong nangyari sa atin, parang nananatili tayo sa Good Friday. Peace nga lang po siguro, pag isang taong namatay, eh wala na. Pero sa atin mismong espiritualidad na nakuha sa ating Panginoong Kristong nabuhay, dapat din siya ay buhay. At ditong pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo ay nagpapahayag ng mismong pagka-Diyos na naritong nailapat at nailapit sa atin. Na tayo pong lahat, kung kaya nga po ay punong-puno tayo ng dignidad, hindi lamang po tayo basta tao, kundi nakibahagi din tayo sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Kristo at dito natin na ipapahayag. Kung kaya't ang tapang natin, ang tatag ng pananampalataya, dahil kaloob po ito ng Diyos sa atin na ibinahagi niya sa atin ang pagka-Diyos. Otherwise, ano po kaya tayong mga nilalang kung hindi tayo hiningahan ng ating Panginoong Diyos na may likha sa atin? We are nothing. So in that aspect, nung tayo po hiningahan ng buhay ng may likha sa atin, ibinahagi po sa atin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya taas na upo tayong ipapakita sa bawat isa at ang bawat isa ay may dignidad dahil tayo'y mula sa Diyos. Lastly po, kakarugtong din po nitong pagtanggap natin ng ating dignidad ng ating mismo ding pagkatao na ibinahagi ng ating Panginoong Kristo. Ng pagpakumbaba ng ating din mismong nakikita sa Jesus Nazareno at sa atin din mismong buhay. Tandaan po natin, ang humility, pagpapakumbaba, ay hindi po yung binababa mo ang iyong sarili at itinaas mo ang iba. Humility means you have to look at the person the same. Ibig sabihin, pinaparamdam mo sa kanya, mayaman ka man, sino ka man, ano ka man, we are just the same. Lupa ang bagsak. Ang ibig sabihin ng humility, from the word humus, ground, earth, wala ka pong karapatang magmamataas. At wala ka rin karapatang magpapakababa ng iba. We have to look at each one person that we are just the same. We receive the gifts from God. We receive the breath or hangin ng ating buhay from God. Lahat po tayo, lupa ang bagsak. Humus. Humility. So that is actually our nature. Ang pagiging magpapakumbaba is our nature. Wala kang magagawa. Lupa. And that is that word, humus. Ang ating Panginoong Kristo at ang kanyang buhay dito sa mundo ay pinapakita sa atin ang ating pagkatao. Tumayo po tayo. Mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon, mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Sa bawat kailangan ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon,
ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa panahong sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula, ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo, manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagay nawa kami ng pagsubok at sulirinin ang buhay ng puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at palak na iyong kaloob upang gumitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagayon dapat gumanap sa pagdiriwang na paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalog mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawain kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin nakikinabang ay kami ring iyong pinakahirapan sa pamamagitan ng iyong anak mong minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo at inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Ganda naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito mga kapatid sa Jesucristo, ang maawaing kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayo na niya makibahagi sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat, sa akin di kumabot karunungan mong angkin. Siniyasat mo ako at alam ang aking puso, walang malililim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y di need. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat, sa akin di kumabot karunungan mong angkin. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass in service sa darating na July 4, 2024, Webes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Pakiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklot sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malyo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunulhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin.